Abaka ang isa sa pangunahing sangkap ng perang papel. Pero sa mga lugar kung saan inaani ang abaka, mailapang pera sa karamihan sa kanila. Mapapabuti sana yung mga tao dito kung gumawa ng tulay, okay, yung gobyerno. Kasi minsan kapag mataas yung tubig dito sa ilog, delikado rin ito para sa mga tao. Yung balsa lang. Medyo mabilis yung pacing natin. Kasi alas tres na. Ang sabi nila, kapag palubog na yung araw, tumataas din yung ilog. So kapag inabutan tayo ng dilim, baka umabot na hanggang dito yung tubig. Hindi na tayo makakross. Labintatlong ilog at di mabilang na bundok. Ito ang tinatawid linggo-linggo ng binatang si Christian para lang makauwi sa kanyang mga magulang. Bakit sa bayan ka nag-aaral? Wala bang eskwelahan dito sa bundok? Mayroon, pero madalas yung walang pasok. Bakit walang pasok? Kasi pag bumaba yung guro, mga isang buwan sila mag-akyat dito. So sa isang buwan, ilang araw lang nagtuturo? Madalawa lang po, ma. Ba't ganun? Pag malalim nga, ma'am, isang buwan, walang pasok. So merong eskwelahan, pero walang teacher. Ang barangay Dalagsan ang isa sa pinakamalayong lugar sa Libacaw, Aklan. Mahirap puntahan dahil tinatahi ito ng mapanganib na ilog. Ang lakas ng agos nung ilog eh. Pero hindi pwedeng mabagal yung lakad mo kasi kapag nagbagal ka sa paglakad, mas madali kang tatangayin ng agos. So, doble yung hirap. Tatawid pa bang ilog? Sirami pa. Wala pa ni isa sa pamilya ni Christian ang nakapagtapos ng pag-aaral. Handa siyang suungin at tawirin ng kahit na ano, alang-alang sa pangarap na ito. Bakit ano, 19 years old ka na, pero bakit grade 11 ka pa lang? Ano ba nangyari? Kasi pag grade 6 na ako, ma'am, nagkuna ako. Pinaaral ko si ate. Trabaho na ako, baka lang, ma'am. Nagtrabaho ka lang, araw-araw, trabaho lang? Araw-araw lang. Tapos yung kinikita mong pera doon? Binigay ko sa ate ko, ma'am. Para? Para may yung allowance. Ah, para si ate mo ang makapag-aral. Pag matapos. Nakatapos ba si ate? Hindi, ma'am. Bakit? Asawa sila, ma'am. Gusto kong makatapos sila, makatulong sa akin pag ako nanggugaan. Ngayon, nakatulong ba siya? Hindi, ma'am. Ako na lang mag-choose sa akin sarili, ma'am. Makalipas ang isang oras na paglalakad, lalo pang lumalim ang ilog. Pagod na ako, pero sabi nila mga 10 ilog pa daw yung tatawirin natin. Minsan ba kapag naglalakad ka mula sa bayan at saka papunta dito sa kaila papa mo, minsan parang nag-give up ka na lang, yung naisip mo parang sus, napakahirap naman itong ginagawa. Nga, ma'am. Sinabi ko, ma'am, kahit mahirap, tiisin ko lang matapos.
Napalubog na ang araw nang marating namin ang tahanan ni Christian. Isa ang aklan sa pinakamalaking supplier ng abaka sa Pilipinas. Mahalaga ang produktong ito dahil ine-export ito sa ibang bansa para gawing pera. Pero ang realidad ng mundo, walang hawak na pera ang mga taong nagaani nito. Kaya si Christian kailangan pang mag-ani ng abaka para lang may pantustos sa eskwela. Anong binibigay sa yung allowance ni Papa? Yung abaka lang, Ma'am. Hindi pera? Hindi. Binibinta lang sa akin sa bayan. Bakit ganun? Ba't hindi yung pera na mismo? Kasi, Ma'am, mahirap naman dito, Ma'am, hanapin yung pera. Oh, kailangan. Abaka na lang. Ipinanganak na may kapansana ng ama ni Christian. Lubhang napakaliit ng kanyang mga bisig at katawan. Dahil sa kapansana ng ama, maagang namulat sa pagtatrabaho ang bata. Ilang taon ka nung nagsimula kang mag-abaka? 10, Ma'am. Bakit ang aga naman? Kasi gusto kong tumulong sa tatay ko at nanay, Ma'am. Bakit? Kasi parang hindi siya mahirapan. Si Papa? Dahil, nahirapan ba si Papa? Nahirapan, Ma'am, kasi maliit. Pagpanubong. Ano yung panubong? Pagputol? Pagputol. Ah, ganun. At pag kunang mga damo, paggat. Ah, mahirap yun? Oo. Dahil? Kung manila ka, ay doon yung mahirap. Hindi ka makatrabaho. Eh kayo po, kaya nyo rin po ba yun? Yung magpatumba ng ano? Kung maliit, kaya kong patumba. Pag matangkad na. Oo, hindi makaya makuha. Hindi na makaya. Oo. Ayun balat lang talagang kinukuha. Parang tinatalupan mo yung ano, abaka. Ito yung pinakamahirap na parte nung pag-aabaka, kasi ang tawag nila dito pagkikige. Mahirap siya kasi kailangan mong puwersahin talaga para lumabas yung fiber. Buong araw na nagtrabaho ang mag-anak. Paulit-ulit, walang tigil. Buong buhay na nila itong ginagawa at hindi raw sila titigil hanggat di nakakalaya si Christian sa mundo ng abaka. Ba't ayaw niyo na siyang mag-gaya sa inyo na mag-abaka? Naawa na kami siya sa kanya. Gusto kong hindi may mamahirapan. Gusto mo hindi na rin siya mahirapan? Oo, para makakuha niya yung trabaho ng anong pwede mo sa trabaho na. Na mas magaan? Oo. Ay kung ka siya... Kung sa abaka? Oo, mahirapan imaw. Mahirapan pa siya. Oo. Tama na kayo na lang. Oo, para makatulog may ako ka naman. Bulig mo ka na mga manghod na kami man. Nang matapos ang araw, akala ko tapos na rin ang kalbaryo. Pero simula pa lang pala ito. Thank you.
ang kailangan naman nilang gawin ngayon ay balsa. Kasi para maibaba mo yung abaka dun sa bayan, isasakay mo siya sa balsa. At yung balsa gawa sa kawayan, so pati yun kukunin din natin. Ilang kawayan ang kailangan para makagawa ng isang balsa? 15, ma'am. 15. 15? Oo. Oh, balit. Sus, Mari Jose. Kaya nito, oh. 15 ganito. Kaya nito. Laki. O ano, paano ito bubuhatin ito? Bubuhatin natin. Dahil wala namang kalye sa kanilang bulubunduking lugar, ang mahabang ilog aklan ang nagsisilbing kalsada ng mga taga rito. Kanilang kotse o sasakyan, mga balsang kawayan. Bakit balsa yung ginagamit pababa? Parang hindi masyadong mahirap. Oo. Pag bumaba kang wala kang sasakyan, masyadong mahirap. Pag sa balsa ka, upo ka lang. Okay. Yung nagtutulak yung mahirapan lang. Nang makumpleto ang kawayan, isa-isa na itong itinali para gawing balsa. Yung abaka, isa ito sa mga pinakamatibay na fiber sa buong mundo. Actually, yung abaka nga, ginagamit na nila ngayon as rope sa mga barko. So ito rin yung gagamitin natin pangtali ng mga kawayan para makagawa ng balsa. Sinubukan ni Christian na paanurin ang mga kawayan na kanyang itinali. Nang malamang maganda ang lutang ng mga kawayang nakuha, nagtulong-tulong na ang mga kalalakihan sa paggawa ng balsa. Alas 5 na ng hapon nang matapos sila sa paggawa ng balsa. Bukas, masusubukan ang tibay nito sa nagbabanggaang agos at malalaking bato ng ilog aklan. Kinabukasan, maingat na hinanda ng pamilya Colas ang abaka na kanilang naipon. Babalutin pa ito? Bakit kapag nabasa? Hindi pa bibili. Ah, ganoon. Dito nakasalalay ang isang linggong pera ng buong pamilya. At gaya ng kanilang mga pangarap, sa balikat ni Christian nakapasan ang lahat. Alas 8 na ng umaga nang marating namin ang ilog. Malakas ang agos. Malalaki ang mga bato. 6 na oras daw ang biyahe sa daang ilog, kayanin kaya ng aming kawayang balsa ang malakas na ragasa. Simula pa lang ng biyahe, sinalubong na kami ng malalakas na agos ng tubig. Nakapuesto si Christian sa likod ng balsa, handang itulak ang kawayan para maiwas ito sa batuhan. Mabilis ang agos ng tubig. Kaya dapat mabilis din ang kilos.
Isang maling liko, pwedeng bumangga sa batuhan ang balsa at mahulog sa tubig ang abaka. Ilang taon ka lang nung nagsimula ka magbalsa? 10, ma'am. Ah, hindi ba yun delikado? Hindi naman, ma'am. Pag mayroong mga batong malaki, masyadong mong malakas ang tulak para hindi siya bumangga. Mm. Yun lang. Bakit? Kapag hindi mo nilakasan ng tulak? Makabangga siya. Tapos? At pwede kang malulunong. May mga pagkakataong muntik-muntika na kaming bumangga at maipit sa mga bato. Pero dahil linggo-linggo itong ginagawa ni Christian, kabisado na niya kung paano itulak ang balsa para maialis sa pagkakaipit. May mga buwan ba na? O buong? Buwan, ma'am. Mga November. November? February. Bakit? Mga November tsaka Enero kasi tag-ulan. Bakit kapag tag-ulan, anong nangyayari? Anong problema? Kasi hindi ka makapuan ng abaka kasi marunong ulan. Hindi siya tutuyo. Ah, hindi matutuyo yung abaka. Marunong ulan. Oh. At saka siguro mataas yung ilog. Oo, oh, ma'am. Hindi ka man maka... So kapag mga ganun na yung ano, malakas ang ulan o kaya mataas ang ilog, hindi ka makaakyat, anong ginagawa mo? Nuutang lang ako sa bayan, ma'am. Maswerte kami dahil maganda ang panahon nung araw na iyon. Di gaanong mataas ang antas ng tubig, sakto lamang para sumakay sa agos ang aming kawayang balsa. Pero minsan, may mga pagkakataong nangyayari ang di inaasahan. Sa isang bahagi ng ilog, aksidenteng tumama sa bato ang aming balsa. Mabuti na lang at agad na naitulak ni Christian ang balsa bago ito tuluyang tumaob. Makalipas ang isang oras na pakikipagbuno sa mga alon, unti-unti ring kumalma ang ilog. Hanggang sa halos, hindi na kumikilos ang tubig. Ito ang isa sa pinakamahabang ilog sa probinsya ng Aklan. Aabutin pa raw ng 4 oras bago kami makarating sa poblasyon. Sa puntong ito, kailangan ng gamitin ang paa at bisig. Sa mga parte na mababaw ang tubig, napilitan si Christian na mano-manong itulak ang balsa. Kasabay namin sa ilog ang iba pang nag-aabaka. Ilan sa kanila tumanda na sa trabahong ito. Pero kahit kailan, di pa rin nakakatikim ng ginhawa.
Tirik na tirik ang araw, pagod na ang lahat sa katutulak. Pero di nagpatinag ang binata. Tuloy lang si Christian sa pagbabalsa. Determinadong maglayag hanggang sa dulo ng kanyang pangarap. Ano bang pangarap mo para sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, sa mama mo, tsaka sa papa mo? Ngayon, makatapos lang kung may yung akong trabaho, tulungan. Hanggang kung yung makakaya ko lang itulong sa kanya. Para? Para makababay ako sa tinutulong sa akin. Hanggang sa huling sandali, hindi sarili, kundi magulang at mga kapatid ang una sa kanyang panaginip. Pagkano po ang bili, Jen? 65 ang isang kilo? Pagkatapos kiluhin, isa-isang binuksan ang kanilang abaka. Ininspeksyon kung meron bang nabasa sa mga hibla ng abaka. Ano pong ginagawa? Kinukuha yung mukha. Yung basa. Hindi toyo. Kinukuha lang ang basa. Yung toyo na. Yun lang ang kinukuha. So bale lahat-lahat yung kay Christian ay 19 kilos. Tapos kaso lang 18 na lang yun. Kaso lang basa yung isa. Yung isa minus. So ang bayaran na lang 18 kilos na lang. Magkano ang kinita mo? Ito na mo. $1,100.
1,139. Uy, malaki na rin yun. Anong gagawin mo doon? Ibigay ko sa kanya, ma'am. Ha? Ibigay ko. Kanino? Kanin nanay. Lahat kay nanay? Oo. Sabi na naman. Eh, paano ikaw? Magkuha lang akong konti. Kuha akong konti para sa'yo. Yung iba kay nanay. Sa mahigit 1,000 pisong kinita ng kanyang abaka, 300 piso lamang ang inilaan ni Christian para sa kanya. 1 linggo niyang pagkakasyahin ang 300 pisong ito. Dahil tulad ng mga hibla ng abaka, nakabuklod sa kanyang pangarap, ang pangarap ng pamilya. Kung sipag lang ang basehan ng kayamanan sa mundo, siguro milyonaryo na ang mga tao rito. Kung tibay lang ng puso ang basehan ng tagumpay, marahil si Christian ay matagal nang nabigyang pugay. Ma. Pero ang mapait na katotohanan ng mundo, mga negosyante lang ang umaasenso. At ang nagaani ng abaka, nananatiling 1 kahit 1 tuka. Sadyang mailap ang pera, kahit pa sila ang nagaani ng mga hibla ng salapi. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.